Kagulat, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mayroon daw di umano'ng anak sa Senator Manny Pacquiao sa labas at ito daw di umano'y pilit na tinatago ng senador para hindi daw di umano masira ang kanyang pangalan sa sambayan ng Pilipino. Ayon nga sa nakalap nating balita ay gusto nga daw di umano'ng magsalita ang nasabing babae di umano ni Senator Manny Pacquiao ngunit hindi daw di umano niya ito ginawa kasi nga ay ayaw din niya masira ang nasabing senador gaya nga daw mahal na mahal niya ang nasabing sila do. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutan hit ang subscribe and notification bell para maging updated kayo sa susunod pa mga videos na i-upload dami. At yun nga mga kababayan, sa kabila ng kaliwat ka ng pambabatigos na natatanggap ngayon ni Senator Manny Pacquiao ay hindi na madalingit sa kalaman na sambay ng Pilipino na minsan na sa kanyang buhay ay naging isang babaero rin ang nasabing pabansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. In fact, may isang babae nga di umano nag-claim na nagkaroon ito ng anak ng Senator Manny Pacquiao. Ayon nga din mo sa naging panayam ng Inquirer.net noon taong 2006 sa isang babae na nagangalang Joanna Rose Bacosa, isang katutubong mula sa Palawan na di mo yung naging kasintahan ni Senator Manny Pacquiao nang mahigit sa 2 taon ay nagkaroon daw sila ng anak na lalaki ng sikat na boksingero at kongresista. Nagsaba din di mo na reklamo si Joanna Bacosa sa paglabag din daw di mo rinto sa Republic Act 9262 na nagpo-protekta sa mga kababaihan para sa paghingi niya ng financial suporta para sa kanyang anak. Sa nasabing panayam na sinabi ni Bacosa na pinanganak niya ang kanyang anak na lalaki noong January 2, 2004 at pininyagan ito sa isang simbahan sa Quezon City kung saan ibinigay di umano nga ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang apelyido. Ipinakita pa nga nito ang ilang mga katibayan katulad ng legal na mga dokumento at ilang larawan na nila ni Senator Manny Pacquiao noong panahon na naging masaya pa sila sa kanilang naging relasyon upang patunayan ang kanyang karapatan sa paghahabol. Ayon pa kang Bacosa na ang anak nila ay produkto ng kanilang pagmamahala ni Senator Manny Pacquiao na nagsimula sa video call at video kay bar ng Fun Pacific Hotel sa Malat, Manila. Taong 2003 daw noong unang magkilala sila Bacosa at Pacman noon kasing mga panahon na iyon ay madalas si Pacquiao doon hindi bilang manlalaro at si Bacosa naman ay nagsisibing waitress noon at billiard spotter. Noong umpisa ayon sa salaysay ni Bacosa ay hindi nga daw niya ito familiar kung sino si Pacquiao at hindi rin ito alam na isa itong kilalang boksingero dahil wala daw di umano siyang interest sa sports. Basta ang alam lang daw niya ay mas binigyan ng intensyon ng Pacman noong kaysa sa ibang babae nito. Noong April 2003 nimbitahan daw siya ni Pacman na makipag-date at dahil nga mahal niya ito, ay agad naman niya itong pumayag. Pagkatapos noon ay ilang beses na sundan ang date nila kung saan ay nag-check-in sila sa ilang hotels. Noong umpisa nga ay nabutan pa nga ang araw ni Bacosa ng pera ngunit tinanggihan di umano niya ito at sinabing hindi naman daw siya bayarang babae na mababa ang lipad. Inamin ni Bacosa na sobra daw di umano siya nga in love kang Senator Manny Pacquiao kahit batid pa niya na may asawa ito at mga anak. Ilang beses din daw di umano siyang binigyan ni Pacquiao na pera pero tinanggihan daw di umano niya ito dahil nga sobrang mahal niya ito. May 2013 nang malaman ni Bacosa na buntis di umano siya ay agad naman din daw niya itong pinaalam kang Senator Manny Pacquiao at mukha naman daw masaya ang boksingero. Sinabihan daw di umano siya nito na tumigil na siya sa pagtatrabaho at inilipat siya sa mas maayos na apartment upang malayo ito sa intriga. November 2003 ay binigyan siya nito ng 300,000 piso pero bilang regalo sa Kapaskuhan. Tinanggap daw di umano niya ang pera dahil kinakailangan niya ito sa kanyang panganganak. Ayon pa kang Bacosa ay noong umpisa ay dinadalo naman siya ni Senator Manny Pacquiao lalo na ang anak nila hanggang sa dumalang ng dumalang ang naging dalaw nito. November 2005 na nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan ni Senator Manny Pacquiao na si Wege Salot, gusto daw silang makita ni Pacquiao sa Cebu.
Matapos ang ilang buwan ay doon lang muli nagkita ang mag-ama. May mga larawan pa nga silang nakuha na magkasama at nag-abot pa nga ron ng 3,000 piso ito para sa bata. Hindi nila alam na ito na pala ang magiging huli nilang pagkikita ni Pacquiao. Matapos ito ay sinubukan niyang tawagan si Pacquiao at magpadala ng text messages. Humingi na nga siya ng suporta para sa anak nila. Pero sa halip ay nakatanggap daw siya diumano ng tawag mula sa legal na asawa ni Pacquiao na si Jinky. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap din diumano siya ng isa pang tawag mula kang Senator Manny Pacquiao mismo. Hindi na daw diumano ito ang lalaking kanyang minahal. At sinigawan din siya nito at tinanong, anong ginagawa mo? Kung may problema ka, bakit hindi ako ang kausapin mo? Anong gusto mo? Financial support? May mga tao ako. Sabihan mo ng abogado mo na tumahimik. Sinabi din diumano ni Bacosa na natakot ito sa mga banta ni Senator Manny Pacquiao sa kanya dahil alam niya kasi na isang makapangyarihang tao na ito ngayon maliban pa sa ugod ng yaman. Sa ilalim ng family code, kapag ang isang babae at nanalo laban sa isang kaso, hindi lang ang bata ang may suporta. Bahagi ng pagkasunduan ay ang pagkakaroon ng isang trust fund para sa bata na hanggang sa maging 21 years old ito. Sa mga tao na umutya at bumabatikos sa kanya, ay sabi ni Bacosa ay hindi naging madali sa kanya ang lumantad sa publiko. Pero ginawa nga niya ito para ipaglaban ang karapatan ng kanyang anak. Minsan daw niyang minahal si Pacquiao at isang magsisilbing alaala ang kanilang anak sa mga panahong mahal na mahal pa nila ang isa't isa. Dahil nga dito ay minsan nang inalam ng inker ang side ni Senator Manny Pacquiao ukol dito, ngunit hindi daw di mo rito sinagot ang telepono. Mula nga ng isang naging born again si Christian si Senator Manny Pacquiao ay sinabi nito na tinutulikuran na niya ang pangbababae. Nang lubas nga ang balita ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang naglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And they posted, "Naku naman Pacman, may ganito ka palang baho ha? Ha ha ha, sobrang sama mong tao. Matapos kang magpasarap sa babae mo at inanakan mo, tapos iniwan mo lang ng parang laruan. Ano ka ba Manny, Diyos ka ba? Pot-pot ka talaga. You know what, ang dapat sa'yo ay reklamo na kang tulpo para masampulan ka at makulong. Kasi sobrang mali at sama talaga ng ginawa mo. Ipakulong na yan si Manny at ipatulfo. Alam mo Joan, kung ako ikaw ay ipatulfo mo na yan. Kasi hindi ako papayag na gaguhin lang ako ng isang lalaki. Pagkatapos anakan ay tatakbuhan. Gago ba siya? Ipatulfo mo na yan para matulungan ka ni Tulpo at para masumpulan na yan talaga si Pacman. Hashtag Tulpo Action. Ako naman Manny, sobrang dami na ang problema mo na daragdagan pa ngayon. Ikaw na nga kasi sobrang gago mo. Akala mo kung sino kang maghanap ng mali sa ibang tao, lalo na kang PRRD. Tapos ang dumi pa ng pagkataong meron ka. Ayan kasi pot-pot ka, nagigigil talaga ako sa iyo Manny. Dapat talagang makulong yan at kasi hindi gawain ng isang matinong lalaki ang anak ka ng isang babae tapos iwanan lang. Pot-pot ka Manny." And ko. Sa naging mga komento nga na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong gusto nga nilang ipatulpo daw di mo no si Senator Manny Pacquiao kasi nga daw ay sobrang mali daw di mo no ang kanyang ginawa kang jowa na kayan lang bununtisan at anakan tapos iwanan lamang na parang laruan. Ayaw nga sa marami sa kanila ay hindi daw di mo talaga gawain ng isang matinong lalaki ang ginawa ni Pacman kasi nga daw ay 2 buhay ang kanyang inilagay sa langanin. Balta nga na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman daw na dapat ipagbayaran di mo na ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang kasalanan kang Joan kasi nga ay hindi daw di mo na ito makatao. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan ay lumapit daw di mo na si Joan kang Sir Tulfo para di mo na daw ay matulungan siya nito at para di mo na masang pula na si Senator Manny Pacquiao sa kanyang maling ginawa talaga namang hindi makatao. At yun nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang masasabi nyo sa naging balitang ito kung saan gusto na nga ipatulpo ng marami sa ating mga kababayan dahil nga di mo na si ginawa ni Senator Manny Pacquiao ang juwan na buntisin, anakan at iwanan na lamang ng basta-basta. Please comment down below, pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to click like and share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ng ito.